Nagpakita ng sinseridad si Calvin Abueva kay Coach George Gallant. Commissioner Willie, inilabas ang tila babala kay Dabis. Coach Chito Victolero, inilabas din ang naging strategy ng Magnolia versus SMB sa katatapos lamang na Game 3. Tyler Bay, nagsakripisyo para makakuha ng panalo ang Magnolia at ang pagkawala ni Terrence Romeo at Jericho Cruz sa Game 3. Tututukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Patunay ang video na nakikita ng lahat sa screen kung gaano kasinsero ang paghingi ng tawad ni Calvin Abueva kay Coach George Gallant. Isang indikasyon na tapos na ang lahat sa pagitan ng coach at ng player. Sa eksenang yan, tila hindi na kailangan ng mga salita mula sa kanilang bibig para i-describe ang kanilang nararamdaman. Walang duda na itanim ni Calvin Abueva sa kanyang isipan ang lahat ng mga sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial. Tanong, ano nga ba ang pahayag ni Commissioner Willie na tila na isa puso ng butihing player ng Magnolia? Tutukan po natin si PBA Commissioner Willie Marcial sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng PhilStar. Nakausap ko si Abueva. Sabi ko sa kanya, Calvin, ingatan mo yung ugali mo. Pinagbawalan kita noon dahil sa mga kilos mo at sa mga ginagawa mo. Ayos lang ako sa kilos mo sa court. Pero ang discrimination, kalokohan at kilos, baka'y pagbawal o suspendihin na naman kita. So kung matatandaan po natin, nasuspend na po si Calvin. Kasama po dyan yung 70,000 na multa, di ba? Natanggal po yung suspension matapos po ang 16 months. So mabigat po yun. At kung titignan po natin lahat yan, dito humuhugot ngayon ng kanyang galo si Abueva. Ibig sabihin, ayaw na po niyang maulit yung sitwasyon po na yon. At dun sa payo ni Commissioner Willie, gumamit na po siya dun ng matigas na pananalita. Ibinasin niya ang lahat sa naging unang hakbang ng PBA nang suspendihin po nila si Abueva. Nasa tingin po natin, is very effective. Yes, effective po. Base po yan sa encounter nila ni Coach George Gallant. Kung nagkaroon na ng magandang closure si Calvin Abueva at Coach George sa pamamagitan ni PBA Commissioner Willie Marcial, tila naging maganda rin ang kapalaran ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero nang itakas nila ang unang panalo sa Best of 7 Championship Series ng PBA Commissioner's Cup. Sa panig ni Coach Chito, ano ang naging strategy nila para bokyan ang SMB sa Game 3? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ang dahilan po talaga is yung dalawang araw na pahinga. Medyo nakarecover po yung body namin. Nahirapan kasi kaming gawin ng defensive scheme po namin sa unang dalawang laro eh. Ayoko namang gumawa ng dahilan, pero lahat sila tao lang po yan. Ramdam din po yung pagod. Pero ang maganda doon is, nakapagpahinga po kami. Nagawa po namin yung defensive mentality namin na limitahan ang aming kalaban sa 88 points. Ang susi, ayon po kay Coach Chito, is yung pahinga. Sobrang pagod po kasi nila sa semis. Kung saan nagkaroon po sila ng apat na laban eh. Samantalang etong SMB, tatlo lang po yan. Finish na po kagad sila. Nakapagpahinga na po sila doon. Naibibida na po ngayon ni Coach Chito yung depensa nila na hindi nila nagawa sa unang dalawang bakbakan. Actually, ang bigat ng depensa nila kagabi ha, especially kay Boatwright, dahilan para magsakripisyo sa kanyang opensa si Tyler Bay. Kung mapapansin po natin, nagtala lang po ng 11 points at 6 rebounds si Tyler Bay. Meaning, isinakripisyo po niya ang kanyang opensa. Hindi po kasi siya ganyan sa mga naunang bakbakan. Malalaki po ang puntos niya, di ba? Pero doon, talo po sila sa naunang dalawang bakbakan. Ngayon, maliit po yung production niya, nanalo po sila. At isa sa mga dahilan ng panalo nila is yung depensang inilatag po ni Tyler Bay kay Benny Boatwright. Si Benny, may 27 points pa rin po siya. Malaki pa rin po, pero kitang-kita ang pag-struggle ni Boatwright sa 3 points area. Nagtala lang po kasi si Boatwright ng 4 na 3 points sa ibinato niyang 13. Ibig sabihin, 9 na 3 point or 9 na tira mula sa 3 point area ang hindi pumasok mula kay Benny Boatwright. Ang laking bagay po nun, kasi kung pumasok po yun, sunog na naman ang Magnolia ni Coach Chito. At yun ang sakripisyong ginawa ni Tyler Bay. Hindi na naghangad ng mataas na production si Coach Chito dito kay Bay. Kasi mas mahalaga yung pinahirapan niya si Boatwright. Ngayon, natila na solusyonan na ni Coach Chito ang problema nila sa SMB sa ginaganap na series. Ano ang inaasahan niya sa mga susunod na bakbakan, partikular kay Tyler Bay, na sumunog sa opensa ni Benny Boatwright? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Richard D. sa The Manila Times. Napaka-skilled player din si Tyler. Napaka-athletic, mahaba at mabilis. At sa tingin ko, siya talaga ang pinaka-the best na ito kay Benny Boatwright.
Sana sa next game namin, ganun din ang magawa niya. Same job and parehong mentality sa depensa. So parang sa tingin ko lang naman ha, ito na yung formula na gustong makuha ni Coach Chito eh. Excited po kasi siya na makita yung mga susunod na bakbakan nila sa SMB. At base sa naging performance ni Benny Boatwright, although nagtala pa rin po siya ng malaking 27 points, si Tyler Bay po talaga dapat ito kaulit ni Coach Chito kung gusto niyang makaungos muli sa SMB. Pero alam po natin na hindi basta-basta papayag yung SMB na ulitin sa kanila ng Magnolia ang ginawa nila kagabi. Tsak na may gagawin silang adjustment para muling biguin ang grupo ni Coach Chito. At yan ang mas magandang makita kasi dun masusubukan ang binibidang depensa ng Magnolia. Kung nakuha ng Magnolia ang Game 3 versus SMB, kapansin-pansin naman na wala sa lineup ang dalawang players ng San Miguel na sina Terrence Romeo at Jericho Cruz. Na naging controversial din sa Game 2 nang tila asa rin ito si Calvin Abueva matapos magbuslo ng 1-3. Tanong, asan nga ba si Jericho Cruz? Asan si Terrence Romeo? Bakit wala sila sa Game 3? Tutukan po natin ang report ng Spin. Hindi nakapaglaro ang San Miguel Beer Guard na si Jericho Cruz bunga ng isang one-game suspension na ipinataw ng liga. Sa kaso naman ni Terrence Romeo, dumaranas siya ng tendonitis sa kanyang bukong-bukong dahilan para hindi siya makitang maglaro nung Miyerkules sa Game 3. Malaking bagay po yun sa panig ni Coach Chito, yung pagkawala po nung dalawa, si Jericho at si Terrence. Iba po kasi kapag buo ang team, yung suspension kay Jericho, naipataw po yun kasi nagkaroon na po siya ng limang sunod-sunod na technical fouls. Base po kasi sa rules ng PBA, automatic na po ang suspension kapag nagkaroon ka or ang player ng ganong karaming technical fouls, yung magkakasunod, at least 5, di ba? Sa kaso ni Terrence, wala na pong execution. Tendonitis po yun or yung pamamaga ng litid eh. So, hindi talaga makakapaglaro yung player. Anyway, 4 na bakbakan pa po ang nakaschedule dyan. Hindi natin alam kung hanggang saan sila makakarating pero isang sigurado natin dyan, maghahabol ang Magnolia habang maghahanap ng bagong paraan o solusyon ng SMB para biguin ang pagtatangka ng Magnolia na itabla ang serye. So guys, maraming salamat.